Okay, so sa video presentation na to guys, ang ipapakita ko po dito ay 3-way switch na may convenient outlet. Okay? So, dito ko po ipapakita kung paano po tayo mag-wiring ng 3-way switch na may convenient outlet. Okay? Yan po. Okay, so ito po yung ating 3-way switch na gagamitin. Okay? So, mag-uumpisa na po tayo. Ang unahin natin guys ay yung min natin. Yan. So ito, iwanan natin to. Yan. At ito, dire-diretso po yan. Itong blue pala. Iwanan na natin ito. So, ito lang yung didiretso doon. Okay, so tapos na po tayo maglatag ng wire, no? Or mag-cable pulling. So ngayon guys, ang gagawin natin ay mag-wiring na po.
Okay, so sundan nyo lang po yung ating gagawin, guys, ha. Okay, so ito po yung ating main, itong red at yellow. So ito, titingnan nyo din, guys, ito po yung dumaan dito sa pipe na to. Ito po yung ating service or service load. So ngayon, wiringan natin tong, tandaan natin, guys, ha, ito po yung ating three-way switch, no? Ito po yung common, ito po yung traveler number 1 at traveler number 2. Yan po yung terminal niya po. Okay? So ganun din dito sa ating isa. Ganun din yan. Kabit na natin to. So tandaan natin, guys, ha, na ang yung line 1 natin, guys, ipasok natin siya dito sa ating common. Okay? So kung matatandaan nyo po, yung common natin ay nasa taas. Okay? So lagay natin yung line 1 dyan. Since itong blue, guys, ito po yung gagawin natin na ito yung convenient outlet natin. So i-connect na rin natin to para isahan na lang. Okay. Okay. So ngayon, guys, may common na po tayo. Yung line 1 natin ay pasok na natin sa ating common. So ang gawin natin dito, guys, itong traveler number 1, ito po yung green. So yan po yung ilalagay natin dito sa dito. O makikita nyo yan, guys. Ito yung traveler number 1 at traveler number 2. So dito natin ilagay yung green, traveler number 1. Okay, so ikabit na natin. Okay, so ngayon, kabit din natin dito sa kabila. So tandaan natin, guys, na hindi po pwedeng magkabaliktad yung dito sa ano, no? Traveler number 1, traveler number 2. Kung ano yung kinonect nyo dito sa kabilang switch. For example, ito sa switch number 1 ay yung green ay nasa traveler number 1. Ganun din yung pagkukunikan mo doon, traveler number 1. Hindi po pwedeng ilagay mo sa traveler number 2. Okay, so tandaan natin yon. So kabit na natin dito sa traveler number 1. Yan. Okay. So yung red, guys, ito yung traveler number 2 natin. Okay? So tandaan natin, yung red ang traveler number 2. Kikita nyo dyan, guys. Okay? So ito na po yung traveler number 2. Okay. So ganun din dito sa kabila, guys, yung red, ilagay din natin siya sa traveler number 2. So dito yung traveler number 2 natin. Yan. I hope na nasundan nyo, guys, ha. Yan. Okay, so almost patapos na po tayo. Abot ba yun? So ngayon, guys, diba, nandito na po tayo sa ating traveler number 1 at number 2. So ngayon, guys, ito na po yung common, no? So ilagay natin itong yellow. Diretso na po yan. Ito na po yung yellow natin. Yan. Okay? Ito na po yung switch line natin.
yung switch line nakakonnect dito sa ating switch number 2 ng dito sa common. So yan. Yan po yung ating switch line, no? So ilagay natin. So almost tapos na po tayo dito sa ating pagkukunik sa ating switch, no? So ngayon, ikabit na lang natin tong receptacle natin, no? Para sa ilaw. So splice natin to. Okay. So baka nagtaka po kayo bakit dalawa po yung red natin dito. Remember guys, na ating main ay 220, di ba? Line 1 natin pumasok dito sa ating common, sa ating switch. Di ba? Ito 'yon. Itong red na isa, diretso po 'yan dito. Ito po 'yon. So ngayon, para hindi na tayo dito mag-splice or mag-connect ng wire, dito na tayo kumuha ng pang-supply natin dito sa ating convenient outlet. Okay? So 'yan po yung purpose niyan. So yan po yung line 2, ha. Ay yung line 2 natin diretso na po yan sa ating ilaw or doon sa ating receptacle. So kabit natin 'to. Okay, so ito po yung ating receptacle, no? Ayan. So, kabit na natin to. Okay, so ngayon, kabit na natin to. Okay, so ngayon guys, ito na po yung ating convenient outlet, no? Ito po yung ating three-way switch with convenient outlet. Yan. So ito po yung terminal. Okay, so ang video na to ay for educational purpose lang po, ha. Dapat lagyan natin siya ng earthing. Okay? So, pag nandun na po tayo sa ating actual na pagwa-wiring, dapat may earthing po tayo na ilalagay dyan. Okay? Tuloy natin ang ating ginagawa. Dito sa terminal ng ating convenient outlet, ay may makikita ka dyan na yan. Line 1, neutral, earthing. Okay? So, itong earthing magiging empty to ngayon dahil wala tayong earthing na wire, no? Pag nandoon na po tayo sa ating building, dapat may earthing po yan. Okay? So, ito po yung neutral, line 1. Okay? So, connect na natin. So, ilagay natin itong blue sa line 1. At ito naman yung red sa dito sa neutral or line 2. Okay. So tapos na po tayo guys. So i-arrange na lang natin. So unahin natin tong ating convenient outlet, no? Paglagay. Ayan.
Okay, so ano natin to? So tapos na po yung outlet natin. So kabalik na natin to. I hope na nasundan nyo po guys ha. Okay. I-arrange lang natin siya guys. Pasensyahan nyo na po yung ating 3-way switch ha, dahil yan lang po yung nakita ko dun sa aking workshop. Wala nang iba, so yan lang po yung ginamit ko. Okay. So ayusin lang natin yung ano nya. Okay, so tapos na po tayo, no? So ang gagawin natin guys, i-check natin yung connection natin kung wala ba pong problema, no? Check na natin, no? Check na natin yung ginawa natin kung wala bang problema. So ilagay natin siya sa ohms, no? Ilagay din natin siya dito sa ohms. So continuity yung check natin. Okay. So dito tayo sa pinakapuno doon sa pagtutunog yan, ibibihin, grounded. So okay naman, wala namang problema. Okay, so ngayon, itong isa, itong red, line 2 natin yon, diretso po yan sa ating terminal. So, tutunog po yan. Yan. So, ibig sabihin, okay po yung ating connection. Wala po siyang problema. Okay. So, maglagay po tayo ng ilaw. So, ito po yung ilaw natin, guys. Yan. 25 watts, 240 volts. Okay, so kabit na natin. Okay, so ngayon titesting na natin yung ating on na natin yung breaker, okay? Okay. Yan. So ngayon guys, on na natin dito sa unang switch, ito. So, umilaw siya. Patayin natin. Okay. So, on natin sa kabila. Patayin muna natin ito. On natin sa kabila. Okay. So, okay yung ating on natin dito. Patayin natin dito. Okay. So, on natin dito sa kabila. Patayin natin dito. So, ayos yung ating switch, no? So, naka-off po siya, no?
So on natin yung switch. Yan po yung convenient outlet natin, guys. Okay, so on natin. Okay, so on natin. Okay. So okay yung ating connection, guys, no? Yan. O ganyan po ang pagwawiring ng 3-way switch with a convenient outlet. Okay? So I hope na nasundan nyo po, guys, ang ating ginawang pagwawiring, no? So I hope na may natutunan po kayo sa ating video tutorial ngayon. Paki-like at paki-share na rin. At kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe, no? At i-hit mo na rin yung notification bell dyan para magiging updated po kayo sa ating mga gagawin pang mga videos. So, ito po ang inyong kaibigan, Rakabayan Tech. Hanggang sa muli, paalam!